My name is Nico and welcome to my channel. Sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-3-star itong Epic Magic Challenge sa Clash of Clans. Kapag na-3-star mo na ito, ay may makukuha kang 15 gems at 400 experience. Kung mahilig ka sa mga video about sa Clash of Clans na Tagalog at kung bago ka palang dito, ay ini-invite kita mag-subscribe sa channel ko. At i-click ang notification bell button para mag-i-updated ka sa mga next videos na gagawin ko. Kung sakaling may lumabas na ads dyan sa inyong screen, ay huwag na huwag nyo pong i-skip. Magiging malaking tulong po ito sa akin at sa ating channel. Maraming salamat po. Kung hindi mo pa na 3-star, tara simulan na natin to. Sa challenge na to, kailangan medyo mas mabilis ang drop natin kesa sa naunang magic challenge. At bukod pa dun ay mas konti kasi yung troops natin dito sa epic. Kaya mas malaki yung chance na kulangin tayo sa troops o kulangin tayo sa oras. Simulan na natin ito sa pag-drop ng Royal Champion sa baba, 6 o'clock ng map. Ang goal natin ay mawasak ang Poison Tower at ang Grand Warden. Pag nawasak niya yung core defense na nauna, hindi na natin need pindutin ang Royal Champion ability, basta naka-automatic on yung skill nito sa settings. At kapag binato nito yung Seeking Shield at nawasak yung Hidden Tesla, i-drop na natin yung Invis Spell sa isang Tesla para dumiretso siya sa Scatter Shot. Minsan may mga chances na mawawasak din niya yung isang Tesla, pero just in case na hindi, ay doon pa rin natin na-drop yung Invisible Spell. Ngayon, bago ibato ng Royal Champion ang last hit niya sa Scatter Shot, ay drop ulit tayo ng Invisible Spell sa Tesla at sa Skeleton para i-focus niya yung Poison Tower. Minsan kung mas mabilis ang pagka-drop mo ng Invisible Spell, ay hindi na magbabato ng Poison Spell ang Poison Tower. At pag nawasak niya yung Poison Tower, tatalo nito papunta sa Grand Warden Defense. Ngayon, pag nawasak niya yung Warden Defense, ay agad-agad natin i-drop ang dalawang Bat Spell sa magkatabing Expo. Pagka-drop ng Bat Spell ay go agad tayo sa 3 o'clock ng map at i-drop na natin kaagad yung King, isang Electro Titan at isang Super Wall Breaker. Pagtapos mo ma-drop ay go kaagad sa 12 o'clock ng map at i-drop mo kaagad ang Battle Drill. Yung Battle Drill sa taas ay kaya niyang i-take down yung compartment na yun. Pagtapos ay balikan na natin yung King natin sa 3 o'clock at ihanda na natin yung Recall Spell. Pag nawasak ang Wizard Tower sa 3 o'clock ng map, ay drop na natin kaagad ang Recall Spell sa King sa Titan para hindi ito mamatay. Now, diretso agad tayo sa 9 o'clock ng map at i-drop na natin kaagad yung 1 Electro Titan at 1 Super Wall Breaker. Yung Electro Titan na yan, kaya niyang wasakin yung compartment na yan. So, now, abangan natin mawasak ng Bat Spell yung mga X-Bow. Pag lahat ng Bat Spell mo ay pinfocus na yung huling X-Bow, drop na natin yung natitirang Titan sa Army Cup around 10 o'clock. Kasama yung Archer Queen at ang ating Grand Warden. Huwag ka munang titingin sa iba, focus ka muna. At kapag nagsimula ng umatake yung multi-target inferno, ay drop na natin kaagad yung 1 Skeleton Spell sa magkatabing single inferno tower sa gitna. Pan-distract sa Queen sa mga inferno. After ng Skeleton Spell, ay recall na natin yung King dun sa may butas sa base sa gitna. At pagkatapos niya ma-hit o ma-damage yung isang inferno tower, ay recall natin ulit itong King. Kasi mag-a-active ang Invisible Spell Tower ng kalaban. Now, bilang ka ulit ng mga at least 3 seconds, i-recall natin ulit ang King sa gitna katabi ng dalawang single Inferno Tower at gamitin natin ang King Ability at ang Grand Warden Ability. Minsan pag maganda ang timing ay nakukuha din ng Grand Warden Ability ang King. Pero kahit hindi, okay lang. Now, wait lang natin mawasak ang mga defense at yung hero na pwedeng pumatay sa natitira nating Skeleton Spell. At pag napatay na, ay drop na natin ito sa mga Dark Elixir Storage. Tapos one Wizard naman sa around 2 o'clock ng map sa Army Camp. Tapos wait lang ulit tayo hanggang sa mawala yung Poison Bomb ng Town Hall 15. Pag nawala na ito ay pwede na natin gamitin yung Queen Ability para mag-summon ng mga Archer para makatulong sa cleanup. At sa ganong paraan ay pwede mo nang ma-3-star itong Epic Magic Challenge. Pag sinundan mo ito sa mas maayos na timing mga idol ay hindi malayo na matapos at ma-3-star mo din itong challenge na to. Dito na matatapos itong video na to mga idol. I hope na ma-3-star mo na din ito and sana nagustuhan nyo po itong video po na to. Kung nagustuhan nyo ay like and share nyo na po itong video na to. Kung may mga tanong, suggestion o reaction ka naman ay pwede mo pong i-comment sa baba dahil binabasa ko po lahat yan. At huwag na huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell button para mag-i-updated ka sa mga next videos na gagawin ko. Shoutout nga pala sa mga super sipag mag-donate sa clan namin na si Arjen. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Dubcore. Shoutout din kay Gems at kay Queen Babes, kay Tobat at kay KR. Shoutout sa masisipag na yan. Once again, my name is Nico. See you soon sa mga next videos. Ingat kayo palagi. God bless. Bye-bye.